Hi guys! Welcome back to my channel. It's Brenda Journey. So, alam ko, ang iba sa inyo nagtataka na guys kung bakit hindi ako nag-upload ng premiere or video. Medyo tinamad na ako guys kasi tatlong beses na ako nag-apply kay Lolo. Pero hindi ako na-accept. Siguro dahil ang problema is meron akong main channel, old channel na na-demonetize before. So, hindi ko pa siya naayos. Tapos, na-find out ko na itong bagong channel ko is yung ginamit ko palang recovery channel, recovery email, is ito pala yung old channel ko, yung main channel ko. Kasi nagtataka ako, wala naman akong alam na in-upload na hindi sa akin dito sa new channel sa It's Brenda Journey. Wala namang CPR, hindi naman ako gumamit ng hindi sa akin. Pero bakit still meron pa rin siyang tawag dito, violation kay YouTube. So, chinek ko maigi, wala naman ako talagang may na wala, parang wala namang kakaiba doon o wala namang, alam ko na wala akong na-violate, pero hindi talaga siya makapasa-pasa. Pero nung chinek ko guys yung pinaka-recovery email niya, yun pala nakakonect siya doon sa old channel ko. Sorry guys, nabubulol ako. So, ayan, kaka-receive ko lang ng email ni Lolo na meron pa naman akong chance na mag-apply sa kanya, pero by August 12 pa. So, 90 days. At, ayan na nga guys, tinanggal ko yung recovery channel nitong It's Brenda Journey na nakakonect doon kay Gandang Brenda. So, I hope na matatanggap na tayo kasi sayang yung effort, pero nanghihinayang din ako na iwanan kasi grabe na yung alam mo yung pagod na sa kakagawa ng video, yung pagod na sa tawag dito? Support, yung parang tinamad na talaga ako guys kasi tatlong beses na hindi talaga napasa-pasa. Pero may isa kong friend na nag-advise sa akin na hindi ko daw i-leave, na kahit yung sa Gandang Brenda is ayusin ko yun kasi sayang. Kasi yung Gandang Brenda is nasa 5.5 subs na siya, subscriber. Tapos ito naman is nasa 2,000 something na subscriber. So sayang talaga. So sabi niya, sige lang, ayusin natin. Try natin na ayusin. So wag mong ihinto. Pero guys, pagod na ako. Tingnan mo yung mata ko, parang alam mo ba yung feeling na parang sobrang nakakapagod kasi hirap na nga ako gumawa ng ng appeal. Yung kailangan mong gumawa ng appeal kay Lolo ng 5 minutes, less than 5 minutes. So parang sobrang nahirapan na ako. Pero dahil sa friend ko, ayan, sige, try nating ilaban pa. So, sana guys, this time, pagdating ng August, sana pumasa na. So, ngayon, isishare ko sa inyo yung about naman ito sa GCash and CoinPH. Paano nga ba i-convert yung GCredit into cash gamit ang CoinPH? So, sana may matutunan kayo guys. At kung nagustuhan nyo yung video ito, sana pakihit ng bell, yung tiny bell, at pakilike at pakisubscribe na rin. Maraming salamat. So, ayan na guys, enjoy watching. So, ayan na nga guys, at na-open ko na yung aking GCash account at meron siyang laman na tumataginting na 5 pesos and 20 centavos. So, punta na tayo kay GCredit, at sa aking GCredit is meron siyang 2,000 pesos. At yan ay ating i-convert into cash gamit si coin.ph, DragonPay at Palawan Pawn Shop. So, ayan na nga guys. So, sa Palawan Pawn Shop guys is meron tayong babayaran na 25 pesos. So, bakit tayo gagamit kay Palawan? Kasi si Palawan guys ay siya ang makakapagbigay sa atin mamaya ng reference number. Na yung reference number na yon is yun ang gagamitin natin kay DragonPay.
So, ayan na nga guys. So, yung 2,000 na yun guys, ay hindi natin mabubuo yun na 2,000 talaga. Kasi nga, meron tayong babayaran na 25 pesos kay Palawan. At meron din tayong babayaran na 10 pesos mamaya kay coin.ph kapag tayo nag-cash out. So, yung processing fee guys is sumatotal na 35 pesos. So, ayan na nga guys. So, napakabilis lang talaga mag convert into cash. So, ayan na. I-fill up lang natin lahat ng mga tamang detalye natin. Yung kung ano yung details guys na nakalagay sa GCash mo, yun yung ilalagay mo dyan. Kasi, yan yung especially yung ano, yung email address. So, dapat kasi tama yung email mo na konektado dun sa kay GCash mo at yung number. Kasi dun isi-send yung reference number. So, ayan na guys. At saka, hindi naman natin yata ma-withdraw kung ano, hindi yung email na yun yung gamit natin. Kasi, hindi natin marireceive yung reference. So, ayan na. So, medyo mabagal yung aking internet. Pagpasensyahan nyo na guys. Kasi bagal ko magsalita. Pero bulol pa. Sorry. Ayan na. So, pakihintay lang guys. Saglit lang. At darating din tayo dun sa ating paparuroonan. So, ayan guys. Nakita nyo ba yung reference number na yon? Yan yung gagamitin natin mamaya doon kay GCash. Kay Dragon Pay. So, medyo mabagal talaga yung ano. Hindi ko siya tawag dito, maikat kasi kukulangin ako ng oras mamaya. So, ayan na guys. 1,900 ang aking withdraw. So, naging 1,925 kasama yung processing fee. So, ayan. Balik tayo ulit kay GCash. So, balik tayo kay GCash. So, ayan guys. Kay GCredit ko is 2,000, no? So, punta tayo kay Bills. So, kay Bills guys, hanapin mo dyan si Payment Solution. Si Payment Solution guys, dyan mo makikita si Dragon Pay. Pero hindi mo siya dyan makikita guys kapag in-scroll mo lang. Dapat isi-search mo talaga siya, Dragon Pay. So, ayan na guys. So, enter the amount lang. 1,925. Ayan, 1,925 kasama na yung processing fee ni Palawan dyan. So, enter lang natin yung reference number. So, enter the reference number. Then, enter lang yung contact number. Yung contact number guys, at saka yung email number, yung email, ay yun yung kung ano yung GCash account mo. Sa GCash account mo na number, at saka yung email na sa GCash mo. So, ayan. Sobrang napakadali lang. So, ayan na. Enter na natin yung contact number. At saka yung email. So, ayan. And next lang. So, basahin din guys. Yung sa GProtect, hindi ko na inano yan. Kasi sayang din yung bayad. Wala, hindi din siya ano eh. Iyan mo na yan. So, ayan guys. So, GCredit. I-check mo lang yung sa GCredit. Kailangan mag-highlight siya na blue. So, ayan. Dragon Pay. Confirm. Ayan. Boom! So, ayan na guys. So, confirm na siya at pumasok na siya doon kay coin.ph. Ayan. Nakita nyo, nag-message na si coin.ph na na-receive na nila yung 1,925. So, balik tayo kay coin.ph guys. Kasi si coin.ph, doon naman natin i-withdraw yun papunta kay, ika-cash out papunta naman dyan. Balik kay GCash para magamit na natin siya, makakash out natin. So, ayan. Actually guys, meron akong, may laman yung aking coin.ph na nasa 2,000 plus. Kaya baka magtaka kayo, nasa 3,900 something yan mamaya. Kasi may laman siya. Ayan, nasa 3,992.62. Kasi guys, kung bakit may butal siya, kasi sa mga crypto kasi yan guys. Sa mga binibili kong mga crypto, sa mga inaalagaan kong crypto. So, nagkakabutal siya gawa ng pag umakyat yung crypto, pag bumaba, may butal-butal na centavos.
So ayan na guys, at ika-cash out na natin yung ating G-credit na pre-nasis dito kay Coin.ph, DragonPay at Palawan Pawn Shop. So ayan na, cash out na natin. So 1.9 yun kanina, di ba? So ayan, hindi siya mabubuo talaga kasi bababawasan na naman siya dito ng 10 pesos na processing fee. So ang mawi-withdraw ko lang dyan is nasa 1,800 something lang, mga ganon. So ayan na guys, at yung account number yun yung sa GCash ko. So yung ating verification code, hanapin natin doon sa mismong email. So ayan na guys, ayan, check ko dyan sa email ko. Oh ayun, pumasok na sa email ko. So ayan na, at ayan, enter ko lang siya doon. Ayan. So ayan na guys, at mabagal yung aking internet. So ayan na guys, so na-cash out na natin. So nag-message ulit si coin.ph na na-cash out na yung ating 1,900. So ayan, punta tayo ulit kay GCash. I-check natin kung pumasok na nga ba. So ayan na. Boom! Meron na siyang 1,895.20. Kasi meron tayong 5 pesos and 20 centavos yan kanina guys. 1,890 yung ating na-cash out doon kay GCash. So, ayan na guys. At ayan na. Meron tayong utang na kay GCredit na 1,900. Ayan, 950. So So ayan na guys, sana may natutunan kayo. Maraming salamat sa panunood. So ayan. So ganun lang kadali, ganun lang kabilis mag-cash out kay GCash. Ay ganun lang kabilis mag convert into cash from GCredit. So ayan. 1,895.20 kasi 1,890 lang yung na cash out natin doon kay coin.ph. Ayan, check natin ulit kay coin.ph kung nabawasan na yan yung ating fund dyan. So meron tayong 2,000 dyan eh. So ayun na guys, sana may natutunan kayo sa video ito, at kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, please pakisubscribe naman and hit the tiny bell para updated ka sa mga bago ko pang mga upload. So itatry ko na talagang pumasa na ito kay Lolo. At maraming salamat sa panunood. So hanggang sa muli, this is Brenda, ang inyong Pinay DH working here in Hong Kong. Maraming salamat and God bless us all. Bye-bye!